ito sinasabi dahil may offering na. I'm saying this, isa to sa pinakamagandang church na napuntahan ko, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Magnificent, amazing, mga kapatid. And I greet you all this morning in the wonderful name of Jesus Christ. At sa lahat po ng mga kapatiran natin dito, I give honor po, mga kapatid, sa inyo pong pastor, Pastor Romy Gonzales. Ayokong maniwala na 70 ka na. Parang hindi, mga kapatid. Parang 50, 40. Praise God. Number one na tumatalo, number one na tumatakbo dito, mga kapatid. 70 years old. Shame on you na mga bata na hindi kayang magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Kung kaya ng pastor nyo, dapat kaya din natin because we still have the strength and the energy to praise God. Oh, hallelujah, hallelujah. Iba talaga ang aura ng glory ng Panginoon, no? It makes you young. Hallelujah. Hindi na niya kailangan magpabelo, mga kapatid, para bumata. Lagi lang kayong magpapuspos sa Holy Ghost at maging tama ang relasyon sa Diyos. Magiging bata yung mukha niyo, mga kapatid. Glory to God, glory to God. And I acknowledge ang ating pong first lady dito, mga kapatid, ang asawa ni Pastor, at ang buong Gonzales family. Praise God. First time ko lang na-meet ang Gonzales, pero hindi ko ito makakalimutan dahil first time kong mag-preach ng 5 a.m. na Sunday, mga kapatid. Hallelujah. Humihikab pa ako. Grabe tong church na to. Sa Manila, mga kapatid, hindi pwede ganito. Aawayin kami ng mga membro pag gawing 5:30 dahil ang mga taga Manila, mga puyatan, mahilig sa puyatan, mga kapatid, alas 12, alauna na natutulog, alas 2. Praise God. Pero dito, I'm very happy na culture niya na, mga kapatid, at not a struggle. Hallelujah. At nakakatawa, kahit saan ako, pumunta, lahat nakangiti, mga kapatid. Ano ba itong mga tao na to? Okay lang ba kayo, mga kapatid? Praise God, lahat nakangiti. Dito ang mga bata, wow! I appreciate, mga kapatid, very much. I appreciate the hospitality and the friendliness and the warm welcome. But then, there's a golden rule, mga kapatid. Ang sabi nga, blessed are they that preach fast. For they shall surely be invited again. Praise God. So, bilisan natin, mga kapatid. Open your Bibles in Book of Hosea, chapter 11. Kailangan ko nga ng patungan ng laptop, sir, kasi nadudulas dito. Pag mahulog to, makakabayad kayo, mga kapatid. Thank you very much. Dito na lang. Okay, Hosea 11 and also Matthew chapter 18, mga kapatid. Sa lahat ng mga bisita natin ngayong umaga, it's not an accident na nandito kayo ngayon. Ang Panginoon ay mensahe sa inyo. At gusto kong palalahanan ng bawat isa na lahat ng mga negatibong bagay na sinabi sa inyo ng magulang nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, walang hiya, kaibigan nyo, classmate nyo, yung mga ex nyo, yung mga girlfriend nyo, boyfriend nyo. Kalimutan nyo lahat yun. Ang tanging pakinggan mo lang ngayon ay anong sasabihin ng Panginoon sa buhay mo. Pagdudahan nyo na lahat, wag lang ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay nyo. Praise God. Hosea chapter 11. And also Matthew 18, Hosea 11, verse 1. One of the most touching passage that I've ever read. It really touched my heart, mga kapatid. When Israel was a child, this is the Lord speaking. I love him, Hosea 11, 1. I love him and called my son out of Egypt. As they called them, so they went from them. They sacrificed unto Baalim and burned incense to graven images. I taught Ephraim also to go, taking them by their arms. But they knew not that I healed them. I drew them with the cords of a man, with bands of love.
I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them. He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because they refuse to return. Now watch, mga kapatid, itong problema. He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because they refuse to return. And the sword shall abide on his cities, and shall consume his branches, and devour them because of their own counsels. Now this is what happened. Watch, mga kapatid, anong ginawa ng mga Israelites? And my people are bent to backsliding from me. Though they call them to the Most High, none at all would exalt Him. Paraphrase, mga kapatid, sabi ng Panginoon, mahal na mahal ko kayo, aking Israel, aking anak, pero mga badlungon kayo. Mga gahigulo, mga pasaway. Sobrang kulit nyo, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Watch, galit na galit ang Diyos sa Israel. Punong-puno siya ng wrath, punong-puno siya ng anger, punong-puno siya ng fury, na gusto na niyang patayin, mga kapatid, ang kanyang sariling anak dahil sobrang pasaway, sobrang makasalanan. Here, mga kapatid, here's that touch my heart. Verse 8. Look, ang tanong ng Panginoon sa kanila, but how shall I give thee up? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, naiinis ako sa iyo. Kinalimutan niyo ako. Nag-backslide kayo, naiinis ako. But then sabi ng Diyos, bakit hindi kita masuko-suko? Oh, hallelujah. How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Adma? Ang Adma, ito ay sister village ng Sodom at Gomorrah. Sabi ng Panginoon, bakit yung Sodom at Gomorrah, nung makasalanan sila, walang duda, ginunaw ko sila. Pero bakit kayo, mas malala na kayo sa Sodom at Gomorrah? Hindi ko kayo magunaw-gunaw. How shall I set thee as Zeboim? My heart is turned with me, and my repentings are kindled together. Watch, verse 9. Ito ang decision ng Panginoon. Kahit naiinis ako sa inyo, I will not execute the fierceness of mine anger. I will not destroy Ephraim. For I am God and not man, the Holy One in the midst of thee. I will not enter into the city. Grace has the final say. Matthew 18, verse 12. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, di ba't iiwan ng Diyos ang 99, akyat sa bundok, and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, even of the 99 which were not astray. Even so, it is not the will of your Father, which is in heaven, that one of these little ones should perish. I wanna preach to you this morning, mga kapatid, this early morning, mga kapatid, on the subject, the God that won't give up. Salamat sa dalawang amen, isang humikab. Dugtungan ko na lang, the God that won't give up on you. Wala ka dito ngayon dahil hindi ka sumuko, mga kapatid. Nandito ka ngayon dahil hindi ka sinukuan ng Diyos. Sa panahon ng pagkukulang mo, sa panahon ng pagkakamali mo, sa panahon ng pagiging badlungon mo, hindi kanya sinukuan. He is a God that won't give up on you. Relax lang, Pastor Earl. Relax. Hallelujah. Let's lift up our hands. Let's pray. Father, Lord, we invite your holy presence. I give you permission, Lord God, take charge and take dominion to your people, O Lord. Let the power of the Holy Ghost, let the power of your love, let the perfect love cast out all fears in this place. Kumilos ka ng maluwalhati, O Diyos, sa aming kalagitnaan.
Wala kaming ibang inaasam ngayong umaga kundi ang pagkilos ng gahum sa iyong presensya, Panginoon. We honor you and we glorify you. Continue to bless Balmores Church. Continue to bless the pastor, the leadership, and everybody. Let there be the redeeming power of your love. Heal these people right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo, mga kapatid, at pwede kang gumano na sabi mo, God did not give up on me. Hallelujah. Malay na kayo makaupo, mga kapatid. Praise God. You see, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi ko pa fully magrasp at maabsorb itong mind-boggling truth, mga kapatid. To me, ang pinakamahirap maintindihan sa Bible ay hindi yung oneness of God at hindi yung infilling of the Holy Ghost at hindi yung prophecy. Napakadaming teaching sa Bible na napakahirap maintindihan, na maintindihan lang natin through the revelation of His Spirit and His will, mga kapatid. But to me, ang pinaka mahirap maintindihan, nakatotohanan para sa akin, ang pinaka hanggang ngayon nag-struggle akong maniwala ay itong tanong na ito. Bakit ako mahal ng Diyos? Hindi ko talaga maintindihan yan, mga kapatid. Ano bang meron sa atin na para mahalin niya? Na makita ko nga lang yung mukha ko sa salamin, oh my goodness. Mahal mo tong mukha na to, Panginoon? Hallelujah. Hanggang ngayon, it makes me crazy. I cannot fully grasp how come God loves me. Kaya niyang mabuhay kahit wala ako. Kaya niya mabuhay kahit wala tayo, mga kapatid. Diyos pa rin siya kahit wala tayo. As a matter of fact, gumulong ang buhay ni Lord nung dumating tayo eh. Ang saya ng buhay ng Diyos sa kalangitan. Pero nung dumating yung tao, sumakit yung ulo niya, mga kapatid. Pero bakit niya tayo mahal? Hindi niya tayo kailangan. Pero gustong-gusto niya tayo. The Bible says, we are the apple of His eye. He was so in love with us, mga kapatid. Tayo naman, sobrang kailangan natin ang Diyos. Pero hindi natin siya gusto. Pero tayo pa ang pa-hard to get, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo ba gaano kayo kamahal ng Diyos? Sobrang mahal kayo ng Diyos. Kahit wala siyang guarantee that you will love Him back. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit wala siyang guarantee na mamahalin mo rin siya, mga kapatid. Mahalin mo man siya o hindi, mahal ka pa rin ng Panginoon, mga kapatid. Maniwala ka man sa Kanya o hindi, mahal ka pa rin ng Panginoon. Magalit ka man sa Kanya o hindi, mahal ka pa rin ng Panginoon. Walang limitations sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, na kahit ang saksakan ng kasamaan mo, hindi kayang pigilin ang Kanyang pagiging in love sa iyo. Simple lang talaga ang Bible, mga kapatid. Tayo lang ang nagpapahirap. Simple lang ang Bible. Ang Bible ay story ng isang Diyos na in love sa tao. That's all, mga kapatid. Yun ang story ng buong Bible. In love ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Di ba? Bakit ba mahal ng Diyos yan? Di ba, mga kapatid, magtataka ka, ba't mahal ng Diyos yung ganitong nawong? Hallelujah! And, ang isa pa sa na-amaze ako, sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, hindi man niya lang in-explain bakit. Sinabi niya lang, I love you, period. Wala siyang sinabing reason. Why? Kasi tayong tao, we love because.
I love you because matangkad ka. I love you because guwapo ka. I love you because lagi mo ako nililibre sa McDo. I love you because walang ibang nanligaw sa akin. Ikaw lang. We love because. Pero si Lord, wala siyang mahanap na because sa atin. Dahil wala sa atin ang worthy sa kanyang love, qualified sa kanyang love. But He loves us not because, He loves us in spite of, sa kapila ng ating kasalanan, sa kapila ng ating karumihan, sa kapila ng ating pagkukulang, He loves us so much more than we love ourselves. Hallelujah! Hallelujah! Mahal ka ng Diyos kahit nung makasalanan ka pa. Mahal ka ng Diyos nung hindi mo pa siya kilala. Mahal ka ng Diyos nung galit ka pa sa Kanya, mga kapatid. And there is nothing you can do that can stop God from loving you. Kahit sabihin mo, Lord, wag mo na ako mahalin. Hindi mo kayang ihinto ang pagmamahal ng Diyos. Kahit demonyo, hindi kayang alisin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Kahit mga anghel, kahit mga anumang spirito, hindi kayang alisin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kahit yung mga marites sa church, kahit yung mga chismoso at mga chismosa sa church, hindi dapat yan kayang pigilan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Let me tell you this. Evangelist ako, marami akong church na puntahan, at lahat ng church may mga chismoso. Lahat ng church may mga chismosa. Lahat ng church may parang mga nademonyohan, mga kapatid. Kasama talaga yan. Lahat ng church may dysfunction. Walang perfect na church, mga kapatid. I'm going to tell you that. Walang perfect na church. Hallelujah. Pag makahanap kayo ng perfect na church at lumipat ka doon, hindi na perfect yun dahil dumating ka, mga kapatid. There is no perfect na church. The church is the place of the broken. The church is the place of the messed up. The church is a place of people that are trying to do their best to become like Jesus, mga kapatid. Dapat ang church ay house of mercy. Hindi ito lugar na magpayabangan kayo ng righteousness nyo, mga kapatid. I rebuke the spirit of hypocrisy in this house. Wala sa atin ang matuwid. Lahat tayo may pagkukulang sa Diyos. Lahat tayo ay may kasalanan sa Diyos. Lahat tayo ay bunga lang ng kapatawaran ng Panginoon. Maraming mga tao ang ayaw nang bumalik sa ating church, not because they doubt the love of God, but they know the people in the church is going to judge them. Alam nila na ang Panginoon, patatawarin sila, pero hindi nila alam kung ang mga tao sa church ay patatawarin sila. Hallelujah! Oh, hallelujah! Like yung kuya ng prodigal son, mga kapatid. Ang saya-saya ng father na welcome yung kanyang prodigal son. Pero yung kuya, ba't nandito to? Ba't bumalik pa to? Hay nako, bumabalik pa talaga yung mga toxic, mga cancer. I'm sorry, ang kapal ng mukha mo, mga kapatid. Bunga ka lang din ng pag-ibig ng Diyos. Bunga ka lang rin ng kapatawaran ng Panginoon, mga kapatid. Huwag kang manghusga sa kapatid mo dahil ikaw ay resulta lang din ng pag-ibig ng Diyos. Wala ni isa sa atin ang nasa itaas, mga kapatid. Lahat tayo ay pinatawad lang, naawa lang ang Diyos sa atin. That's why ang church, ito dapat ang lugar ng mga taong sinukuan na ng presinto, sinukuan na ng mental hospital, pero sa church, welcome na welcome sila dito sa church, mga kapatid. Oh, hallelujah, hallelujah. Mahal na mahal ka ng Panginoon, even at your worst. Kahit nasa pinaka-worst ka ng ugali mo at kalokohan mo at unfaithfulness mo, mahal na mahal ka ng Panginoon.
here's another thing. Ganito kayo kamahal ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ni Lord na hindi kanya pinipilit na mahalin mo siya. Ang ginagawa niya lang ay ligawan ka araw-araw. Kumakatok siya araw-araw sa buhay mo. Nagbibigay ng chocolates, nagbibigay ng flowers. Nililigawan ka ni Lord every day, mga kapatid. At sinasabi niya, "My son, my daughter, I love you. I'm sorry kung hindi kayo nakaramdam ng pagmamahal sa parents nyo, sa kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyong iniwan kayo dahil may mga problem kayo sa attitude. But I'm going to tell you, si Jesus tanggap na tanggap ka. Si Jesus yakap-yakap ka sa iyong karumihan, mga kapatid." Pwede bang itulak mo yung katabi mo para magising? Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Woo! Mahal na mahal ka ng Panginoon, mga kapatid. Kahit gaano ka kasama, karume, His stubborn love is willing to embrace the worst in you. Walang makasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang makasalanan na hindi kayang baguhin ng Diyos. Walang makasalanan na hindi kayang iligtas ng Diyos. Di ba may kanta yun eh, yung old song yun, Pastor, yung "It's your stubborn love. You never let go of me. I don't understand." Ano siya na? "Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love." Yung kapatiran sa church, tinalikuran na ako. Yung mga leaders, iniwasan na ako. Pero si Lord, niyakap niya pa rin ako sa aking karumihan. It makes me crazy. I cannot understand. Bakit ba mahal na mahal ako ng Diyos? Nandun siya sa pinakataas, high above the galaxy, high above the universe, the vast universe. Hallelujah. Higit pa siya sa Milky Way, higit pa siya sa cosmos. And hallelujah, halos yung tao, from perspective niya, sa airplane pa nga lang, hindi mo na makita yung tao, mga kapatid. Yung mga building na malalaki, biglang nagliit na parang mga langgam. Ay, iba pala yung langgam dito, lumilipad yung langgam. Parang naging mga ants, amigas. Hallelujah. And then, hindi mo na makita yung tao pag nasa airplane ka. Sino nakasakay ng airplane? Marami pang ninakasakay ng airplane, mga kapatid. Kawawa naman kayo dito. Dapat kung hindi man lang kayo mapalangit, dapat kahit makasakay man lang kayo ng airplane, mga kapatid. Kung nasa airplane ka, halos hindi mo na makita yung tao. Sa taas pa lang ng airplane yon, mga kapatid. How much more si Lord sa atin na kahit bilang ng ating buhok ay bilang ng Panginoon, mga kapatid. Ang mga luha na iniiyak mo gabi-gabi, nakikita yun ng Diyos. That's why si David, ang sabi niya, I look at the heavens, I look at the stars, the moon, and then sabi ni David, "What is man that thou art mindful of him?" Hallelujah. Bakit ang tao ay mahal ng Panginoon? Sagutin na natin, mga kapatid. Wala nang mayaring patagal para makabalik pa ako dito. The reason why na mahal kayo ni Lord, dahil mahal na mahal niya ang kanyang sarili. Hallelujah. Kanina ang dami nag-amen, ngayon wala na nag-amen, mga kapatid. May explain that to you. Sobrang mahal ng Diyos ang sarili niya na gumawa siya ng tao upang makita niya ang sarili niya. Hallelujah! Genesis chapter 1 verse 26, "And let us make man according to our image." So kung ano yung image ng Diyos, ay nandun din sa atin, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng image ay hindi
appearance, physical appearance, dahil ang Diyos ay spirit. Pag ang ibig sabihin ng image is nature. We have the same nature of God. Hallelujah! So tuwing nakikita ka ng Diyos, nakikita niya sarili niya. Because we have the same image. Andito ba lahat ng anak mo, Pastor? Andito sila lahat? Yung isa na sa ibang bansa, no? Hallelujah! Pag nakikita mo yung mga anak mo, Pastor, di ba? May nakikita kang galaw nila, itsura nila, ilong nila, na nanggaling sa image mo. Nanggaling sa image ni ating First Lady, mga kapatid. So, pag nakikita mo sila, nakikita mo sarili mo. And God is love. Everybody say, God is love. God is love. Mga kapatid, God is love, pero hindi niya mapapatunayan na siya'y pag-ibig kung walang object na tatanggap ng kanyang pag-ibig. Sabi ng Diyos, ako ay pag-ibig, pero paano ko mapapatunayan nun? Dapat merong recipient, merong tagatanggap ng aking pag-ibig. Kaya ginawa niya tayo, mga kapatid. Dahil tayo ang target ng kanyang pag-ibig. Tayo ang focus ng kanyang pag-ibig. Tayo ang recipient ng kanyang pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, you were born to be loved. Walang ibang dahilan. I'm sorry to tell you, wala akong nabasang scripture na mahal ng Diyos ang mga anghel. Wala. Wala akong nabasa scripture na mahal ng Diyos ang mga animals. The only na binigay sa ating katuruan sa Biblia, ang mahal niya ay tao, mga kapatid. Tayo lang ang mahal ng Panginoon. Oh, hallelujah. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Kaya si Lord, faithful siya sa iyo dahil faithful siya sa sarili niya. Hallelujah. Huwag mo sabihin, faithful si God sa akin kasi prayerful ako, kasi tighter ako. No, no, no. Huwag kang feeling, okay? Wala kang inambag para matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Faithful si Lord sa iyo dahil yung image niya ay nasa iyo, mga kapatid. Committed si Lord sa iyo dahil committed siya sa sarili niya. Ngunit, nung sumaway ang tao, mga kapatid, at mas pinili ang kasalanan, yung image ng Diyos sa atin ay nasira, mga kapatid. At nagkaroon ng malaking chasm, malaking pagkakahiwalay between God and man, dahil ang Diyos, mga kapatid, ay malinis, tayo ay madungis na. Ang Diyos ay banal, tayo ay imburnal na, mga kapatid. Nagkaroon ng malaking hidwaan dahil nasira ang image ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pero kahit anong gawin ng kaaway, ang purpose at ang plano ng Diyos ang nananatiling matagumpay, mga kapatid. Basahin niyo ang Bible, hindi sumuko ang Diyos na ibalik ulit tayo sa kanyang imahe, mga kapatid. Let me give you, sa mga nahihirapan magbasa ng Bible, let me make it very easy to you, okay? Mahal bayad dito, pero sa inyo, dahil may offering, libre na lang ito, mga kapatid. Okay? Hallelujah! Hallelujah! I'm going to tell you gaano kasimple ang Bible. Di nyo kailangan maguluhanan, okay? Ang story ng Bible ay nadidivide lang sa tatlo, mga kapatid. The original plan and the interrupted plan. Watch! Ang Genesis chapter 1 and chapter 2, ang perfect chapter sa buong Bible. Everybody say perfect chapter. Bakit siya perfect chapter? Perfect chapter siya dahil nasa perfect state pa ang world. Walang sin, walang virus, walang Omicron, walang COVID, mga kapatid, walang vaccine, walang kasalanan, walang kamatayan. It was the perfect state of man. Walang temptation, walang tandway, walang Winston, walang babaeng nakalambitin sa pole, nagpasayaw-sayaw, manakabikini. Wala, mga kapatid. It was the perfect state of man. Yan ang Genesis chapter 1 and chapter 2. It was the perfect state. But then, the most ugly chapter. Everybody say ugly. Ugly.
Huwag niyo tingnan yung katabi niyo, mga kapatid. Sabi ko lang, sabihin niyo ugly. The most ugly chapter in the Bible ay Genesis chapter 3. Dahil sa Genesis chapter 3, pumasok yung temptation, yung deception, yung kasalanan, at makita natin yung snowball effect hanggang sa panahon natin ngayon. Wars, immorality, perversion, mga kapatid. Nagkandagulo-gulo ang mundo. Nagsimula lahat yan sa chapter 3. The original plan, ang Genesis chapter 1 and chapter 2. The interrupted plan ay Genesis chapter 3. Watch, mga kapatid. Watch. Pero ang Genesis chapter 4 hanggang Exodus, Leviticus, Numbers, Chapter 1, Judges, Mark, Luke, Jude, Revelation. Genesis chapter 4 hanggang Revelation 22, ito ang redemptive plan. Redemptive plan ng Diyos kung paano ibabalik ang tao sa Genesis chapter 1 and chapter 2. Ang Genesis chapter 4 hanggang Revelation 22 ay kwento ng isang Diyos na hindi sumuko na mabalik tayo sa kanyang imahe. Ang kwento na ito ay Diyos na hindi tumigil na mabalik ang kanyang mga anak. That's why I respect all religion, mga kapatid. Ano man ang religion nyo, I respect that. Pero ang Christianity ang pinakakakaiba sa lahat. Why? Dahil ang Christianity lang ang tanging nagtuturo na may Diyos na handang mamatay sa kanyang mga followers. Yung ibang relihiyon, yung mga followers handang mamatay sa kanilang Diyos, mga kapatid. Pero ang tinuturo ng Bible, ang Diyos ang handang mamatay sa kanyang mga followers. Si Allah ay hindi namatay para sa Muslims. Si Buddha ay hindi namatay para sa mga Buddhists, mga kapatid. Pero si Jesus Christ, namatay siya both sa mga Muslims, sa mga Buddhists, sa mga Christians, sa mga atheists. He died for all! Hallelujah! Overtime na ba ako, mga kapatid? That's why, to love man is to love God. Alam niyo paano niyo mapapatunayan na mahal niyo si God? Hindi paano kayo mag-pray every day, hindi paano kayo mag-fasting, hindi paano kayo mag-worship at magtugtog diyan. Ang best proof na mahal mo ang Diyos ay depende gaano ka magmahal ng kapwa mo. Hindi ka totoong maka-Diyos hangga't hindi ka magiging makatao. Dahil ang tao at ang Diyos ay my same image. Oh, hallelujah. Nagagalit na kayo sa akin, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, the greatest commandment ay ano? It's not 10 commandments. The greatest commandment is love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and then with all thy mind. Why, mga kapatid? Dahil pag finocus mo ang buhay mo na mahalin ang Panginoon, I'm going to tell you, pag talagang nag-effort kang ma-inlove at mahalin ng Diyos, automatic, mamahalin mo yung kapwa mo. Kahit mga sino pa yan, na mga nakakainis, na mga pasaway, mamahalin mo yan, mga kapatid. And watch, mga kapatid, Pag minahal mo si Lord, automatic, mamahalin mo rin yung sarili mo. Why? Dahil pag minahal mo si Lord, nakita mo yung image niya, and then nakita mo, ni-reveal niya na yung image niya ay nasa iyo. Kaya, mamahalin mo rin ang sarili mo. Pag minahal mo, kaya sa inyo na nag-struggle na mahalin ang sarili nyo, hindi nyo mamahal-mahal ang sarili nyo dahil na-insecure kayo, maliit kayo, maitim kayo, mataba kayo, lubog yung ilong nyo, kung ano pa yan, mga kapatid. Nag-struggle kang mahalin ang sarili mo. I'm going to tell you this, huwag kang mag-focus sa sarili mo. Pag minahal mo si God ng todo, automatic, mamahalin mo yung sarili mo.
Dahil nakita mo na ang value mo ay hindi galing sa society, hindi galing sa sinasabi ng tao sa iyo, nakita mo na ang value mo ay galing sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, wala ka nang pakialam anong sasabihin ng tao sa iyo, mga kapatid. Ang tanging mahalaga sa iyo ay kung ano ang sasabihin niya. Hallelujah, hallelujah. The greatest commandment is to love God, because if you get to know God and understand, you will automatically love yourself. You will discover, I'm made from the image of God. So the only way na makilala mo ang sarili mo ay kailangan makilala mo kung sino siya. Hallelujah. Sabi ni kanta ni Whitney Houston, mga kapatid, the greatest love of all, it's easy to achieve. Easy lang daw. Anong advice niya? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Totoo yan sa psychology, pero hindi yan totoo biblically, mga kapatid. That according sa Bible, the only way for you to love yourself is to love God first. Until you don't love God, you cannot love yourself. Because according to Jesus, you cannot love yourself until you love Himself first. Let me give you a simple logic, mga kapatid. Halimbawa, meron kayong cabinet at meron kayong t-shirt doon na parehas ng brand, parehas ng kulay, parehas ng size, as in totally parehas lahat. Pag open mo ng cabinet mo, puro kulay t-shirt na puti, mga kapatid. Parang nahihirapan ka pa mamili, saan kaya dito? Pero parehas lang yun. Walang pinakaiba. Parehas lang yun. Now, wala ka sa tamang pag-iisip pag sinabi mo, mas mahal. And you hate your brother. You are a liar. Dahil parehas lang yan. Image ng Diyos. Oh God. Oh God. Gusto natin ng revival? Gusto natin ng tagumpay? We need a revival of love. We need a revival of forgiveness. We need a revival of reconciliation, mga kapatid. We cannot experience the power of God if we disobey the love of God. That's why never tayong inutusan ni Jesus to like one another, because we will not like one another. We hate each other, mga kapatid. Nainis tayo. May mga tao nga na kahit walang ginagawa sa'yo, nainis ka. Ba't nandito yan? Nakairita yung mukha niya. Mga kapatid, we cannot like each other. That's impossible. But it is possible that we can love each other even we don't like each other. Hallelujah. I still love you. Kahit disagree tayo sa politika, ikaw, bongbong ka, Lenny ako, I still love you as my brother and my sister, because we are in the same image. Disagree tayo, ikaw naniniwala ka sa vaccine, ako hindi ako naniniwala sa vaccine, but I respect you. We don't agree, but we still love each other. Yan dapat ang mag-exist sa church. Pag-ibig. Dapat yung mundo nagkakagulo na, yung mundo nag-aaway-aaway, pero ang church nagmamahalan pa rin. And that's the love of God, mga kapatid. Oh, hallelujah, hallelujah. Di ba napakaganda nun na yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sasabihin nila, ako hindi talaga ako naniniwala sa Diyos. Hindi totoong may Diyos eh. Pero pag nakikita ko yung mga tao sa church, grabe silang magmahalan. Grabe silang mag-ibigan. Nagdududa ako sa existence ng Diyos. Pero yung pagmamahalan ng church, grabe. Or kaya, mas pangit mga kapatid, kung sabihin nila,
naniniwala ako sa Diyos, powerful ang Diyos, pero pag pumupunta ako sa church, parang hindi naman sila nagmamahalan. Parang kanya-kanyang buhay, nag-aaway-aaway, mga kapatid. We've got to love God, because when we love God, we will love one another, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, I am the good shepherd, and the good shepherd gave his life for his sheep. And then we've read, mga kapatid, na sa 100 na sheep, yung isa nawawala, mga kapatid. 99 ang natitira at yung isang sheep ay nawawala. And the Bible says, yung shepherd ay willing hanapin yung one lost sheep. Iiwan niya yung 99. Mahanap niya lang yung isa. And the shepherd will not give up until he find that lost sheep. Akit siya sa bundok, daan siya sa valley, lalangoy siya sa ilog, mahanap lang yung isang tupa na nawawala. At tayong mga 99 na natitira doon, napakayabang natin. Lord, bakit mo pa hanabulin yun? No big deal. Ayaan mo sila kung mawala sila. Ayaan mo sila, Lord, kung umalis sila. Dito naman kami. Bakit ka mag-aaksaya sa isang sheep na meron ka pa namang 99? Bakit grabe ang effort mo, Lord? Ano ba meron doon? But then, gusto sabihin ng shepherd na ganito, kung hindi ko hahanapin yung isang sheep at hindi ko ililigtas yung badlungon na sheep, yung pasaway na sheep, yung gahig ulo na sheep, yung mahabang sungay na sheep, yung black sheep na yun, kung hindi ko siya ililigtas, ibig sabihin, hindi ko rin kayo mahal. Dahil parehas lang kayong mga sheep. Oh, hallelujah! At napakayabang natin, mga kapatid. Bakit pa yan? Bakit pa mag-effort i-reach out yan? Bakit pa mag-effort ipag-pray yan? Bakit pa mag-effort Bible studyhan yan? Until you found out that the one lost sheep is you. Hallelujah. That's why I'm here to tell you this morning, kahit saan ka pumunta, kahit ilang beses mong takasan at iwasan ng Panginoon, hahabulin ka ni Jesus, hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos, hahabulin ka ng grasya ng Diyos, kahit ilang beses kang mag-backslide, hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos. He is the God that will not give up on you. Oh God. Kaya nga ilang beses kong na-share, mga kapatid, meron tayo isang pastor na nag-backslide na, sumuko sa ministry, tinalikuran ng Diyos, and then bumalik siya sa pag-iinom, bumalik siya sa pag-iinom ng alak, mga kapatid. Pero kahit umiinom siya ng alak, yung bula ng alak pumuporma na pangalan ni Jesus. Lasing na talaga siya, mga kapatid. Hallelujah! And then, may isa tayong pastor. Hallelujah. Ay, hindi siya pastor, isang kapatiran sa church, na natisod siya sa church, natisod siya sa mga marites sa church, natisod siya sa mga imperfections sa church, nag-backslide siya, sumuko siya, at balik siya sa inom at video okay. Alam ko dito, maraming mga mahiling mag-video okay, mga kapatid. Mga ganyang mukha, ha? Mga palahubog yan noon. Alam ko yan, mga kapatid. Hallelujah. Sumasayo yan ang touch when I touch. You're my on-time lover. Hala, do it. Pasayo-sayo, painom, hala. Kinalimutan na yung church, kinalimutan niya ang Panginoon, tinalikuran na niya ang ministry, tinalikuran niya ang gawain, mga kapatid. But then, mamaya-maya, habang pasayo-sayo siya, accidentally, mga kapatid, biglang nag-play sa video okay yung give thanks. Ni Don Moen. Pasayaw-sayaw siya, mga kapatid. And then, give thanks with a grateful heart. Give thanks. Ang nakakatawa pa, habang kinutugtog yung give thanks, mga kapatid, yung video sa karaoke ay yung mga babaeng nakabikini. Through the Holy One, give thanks.
And now let the weak say, I am strong. Eh, pero kahit ganun ang nangyari, mga kapatid, bigla niyang na-miss yung church. Bigla siyang nagmingaw. Na-miss niya yung church. Na-miss niya yung pagpupuri. Na-miss niya si pastor. Na-miss niya yung youth camp. Na-miss niya yung gawain. Kahit saan ka pupunta, hindi susuko ang Diyos sa'yo. Hahabulin ka niya. Hahabulin ka niya. Sometimes, hayaan ng Diyos ang mga disgrasya, aksidente, karambaman sa buhay mo para hilain ka lang pabalik sa presensya niya. Napakahirap sumuko sa buhay pag may Diyos na hindi sumusuko sa iyo. Ilang beses na natin gusto mag-backslide, ilang beses na natin gusto sumuko, pero may humahatak talaga sa atin, mga kapatid. Sabi ni Paul, and the love of Christ constraineth us. Oh! Gusto na natin magsigarilyo ulit, gusto na natin magmura ulit, gusto na natin magdroga ulit, pero yung pag-ibig ng Diyos, hinahatak tayo palagi, mga kapatid. Hindi ako susuko sa iyo. Hindi ako susuko sa iyo. Hindi ako susuko sa iyo. Gusto ko sabihin sa bawat isa, hanggang ngayon, hindi sumusuko ang Diyos sa iyo. Alam kong sumuko ka na, pero siya, hindi siya titigil. Overtime na ako, mga kapatid. Lagpas na. Well, let me tell you this, mga kapatid. Now, you are made in the image of Christ, in the image of God. Let me tell you how powerful ang image. Kita nyo ito, mga kapatid? Ito ay Apple at ito ang kanilang logo or kanilang image. Actually, kahit wala akong outline dito, Pastor, pinapakita ko to para lang mapakita na may Apple ako. Wala talaga akong outline, mga kapatid. Napakita ko lang. Hallelujah. Mayabang ako, mga kapatid. Diba, ang sarap dalhin pag may ganito eh. Ang sarap ipakita habang nasa Starbucks, nasa mall, tapos kahit walang internet, hala, makita lang ng mga tao, naka-Apple ako. Kahit hindi pa bayad, mga kapatid. Hallelujah. Kahit galing sa utang, ala, pasikat. Social status yan eh. Ang astig pag nakaganito, para kang may pera. Kahit wala, mga kabatid. Diba? Pero pag yung ibang mga laptop na mga mumurahin, parang nakakayang ipakita eh. Pero iba yung image nila, mga kabatid. Pag bumili kayo neto, o nung bumili kayo neto, meron silang tinatawag na warranty. Okay? Bakit sila may warranty? Ha? Bakit? Lantok na kayo. Bakit may warranty? Pag may sira, pag may depekto, pag may malfunction, pwede mong dalhin sa kanila at aayusin nila or papalitan nila at their own expense. Now, here's the question. Bakit sila nag-aalala doon? Bakit sila may concern na pag may sira, aayusin nila at their expense? Why? Dahil ba sa'yo na bumili? No. Wala silang paki sa'yo. Kahit sabihin mo ba, ayusin nyo to, Pentecostal ako, born again ako, wala silang paki sa'yo kahit Pentecostal ka, mga kapatid. Aayusin nila yun because they need to protect their image. Bakit? Dahil pag masira ang image ng kumpanya, babagsak yung kanilang business. So, aayusin nila, i-re-restore nila, i-re-refund nila, i-re-replace nila. Alang-alang lang, maingatan yung image. Hindi yun dahil sa'yo na customer. Kaya yung Jollibee, yung nangyari yung mga tuwalya-tuwalya, ang grabe ang ginawa ng Jollibee, makabawi ulit dahil
kailangan ingatan ang image. Makokollapse yung company pag masira yung reputation ng image. Wala silang pake sa mga customer. Ang inaalala lang nila ay yung image. Now, you are made in the image of God. That's why, pag may depekto ka, pag may problema ka, pag may malfunction ka, aayusin ka ng Diyos dahil pinoprotektahan niya. Pinoprotektahan niya yung image niya sa'yo. That's why, ilang beses na mababasa niyo sa Bible, laging sinasabi ng Diyos, I will do it for my name's sake. I'm doing this for my reputation, not for your reputation, but for my reputation. One time, gusto nang parusahan ng Diyos ang Israelites, dahil mga pasaway din sila, mga marites din sila, gusto na silang sunugin ng Diyos. Ang sabi ni Moses, Lord, gugunawin mo ba sila? Payag ka ba na ang image mo sa mga Egyptians, sasabihin nila, pinalaya lang sila sa Egypt para patayin sila sa disyerto. Gusto mo ba, Lord, ganun ang image mo? Watch, ang sabi ng Diyos, sige, hindi ko na kayo paparusahan, not because of you, but for my name's sake. For my name's sake, I will not punish you. For my name's sake. Pag ang pangalan at reputasyon na ng Diyos ang nakasalalay, kagawin ng Diyos ang lahat, huwag lang siyang mapahiya. That's why you can pray this morning, Lord, bless me, not for my name's sake, but for your name's sake. That's why ang church na ito ay patuloy na ibibless ng Diyos, not for your name's sake, not for UPC, but for His name's sake. Reputasyon ng Diyos ang nakasalalay dito. Hey, Roboho! Kaya nung naintindihan ko to, Pastor, you can now walk every day with confidence. As a matter of fact, pwede, simula ngayon, pwede nyo nang i-pressure si Lord. Lord, mag-provide ka. Pag di ka mag-provide sa akin, mapapahiya ang pangalan mo. Sa inyong may mga karamdaman, maybe you are praying the wrong prayer. You are praying, Lord, heal me. No, you need to pray right now. Lord, heal me, not for my name's sake, but for the name of your image. Now listen, mga kapatid. Tapos na ako. There's a final thought, mga kapatid. Watch. Si Jesus Christ ay merong innumerable numbers of angels sa Bible. I can't imagine kaano karami yun. Billions, trillions, gazillion. Sobrang daming angels. And the Bible says, nung nagkasala si Lucifer, one-third, hindi na nga mabilang pero may one-third, one-third ng angels sa langit ang kinas out sa kalangitan. Watch. At nung kinas out yung mga anghel, dead ma si Lord, walang pakialam. Sabi na ni Panginoon, go, alis kayo. Okay, iwan niyo ako. Gusto niyo pa ng recommendation letter? Okay, go. Alis kayo dito. Walang pakialam ang Diyos nung yung mga anghel ay nawala. Bakit? Wala ang image niya sa mga angels.
Kaya kahit ilang anghel pa ang nawala, nakaupo lang ang Diyos sa trono niya, kumakain siguro mga kapatid ng tuna galing dito sa South Cotabato, mga kapatid. Sabi niya, go, go, go. Ikaw pa rin, oh, sige. Go, go. Watch. Yung mga angels yun, mga kapatid. Pero nung ang tao na ang nagkasala, nung tao na ang mapahamak, tumayo ang Diyos at sinabi ng Diyos, ibang usapan na yan. And from heaven to heaven, bumaba siya sa planet Earth at nagkatawang tao in the body of Jesus Christ. Now watch, mga kapatid, tiniis niya yung bigat ng cross, tiniis niya yung sampal, tiniis niya yung dura, tiniis niya yung paghihirap. Why? Gusto ni Lord ibalik yung image. He came to seek and to save that which was lost. Ano yung lost? The image of God. Hey, alobuho. Hiki arolobuho shata. Kaya ang demonyo galit sa'yo. Kaya ang demonyo galit sa'yo. Why? Dahil nung sila ang nagkasala, walang ginawa ang Diyos to bring them back. Pero nung tayong tao, naggaling sa alikabok, ang nagkasala, binigay ng Diyos ang buhay niya. Tumayo tayo lahat at purihin natin ang Panginoon. God will not give up. God will not give up. God will not give up on you. Hey, Oroloho, Shakarabaha. God will restore you because His image is in you. God will bless you because His image is upon you. God will heal you because His image is upon you. Hey, ya roboho. Pag-ibig ang maghari. Pag-ibig ang maghari dito sa church. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo ang kapwa mo. Hindi ka totoong maka-Diyos hangga't hindi ka magiging makatao. Sa mga bisita natin,